Alam nyo, nung mga nakaraang araw, pinaingay ng mga tambaloslos at saka mga didishit na dilawang vloggers at kung sino-sino pa sa kanila, ang issue about Speaker Martin Romualdez na ito daw po ay merong conflict of interest dahil nga po nagmamayari daw po ito di umano ng isang media entity at nakipag-partner pa daw po ito sa ABS-CBN. Araw-araw nilang binibira si Speaker Martin Romualdez ng mga panahong iyon. Parang orchestrated ang galawan nila eh. Nagkakaisa, pare-parehas ang nilalayon, isa ang tinutumbok ng kanilang mga paninira. Walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Ngunit, ang katotohanan pala ay kasinungalingan yung mga sinasabi ng mga tambaloslos na ito at mga DDshit vloggers. Bakit? Eh mismong DDS na si Congressman Dante Marculeta ang luminaw sa issue. Salamat sa nag-send sa akin ng message at saka ng link ng livestream na yon o ng clip ng video na yon ni Congressman Dante Marculeta. At doon nga po nililinaw niya na kaya pala hindi nagsasalita ito pong si Congressman, ito pong si Speaker Martin Romualdez ay dahil wala naman dapat talagang ipaliwanag. Napakagaling talaga ng ating speaker, ano? Parehas ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman kinakailangang magpaliwanag, magsalita, lalong-lalo na kung ito naman ay walang ginagawang masama. O baka sabihin nyo, fake news ha, ito po yung balita po dyan na senior po ni Congressman Dante Marculeta yung kanyang nalalaman about the issue. Panoorin po natin o pakinggan po ninyo mga tol ang pahayag ni Congressman Dante Marculeta dito. Ang mahirap kasi sa mga tambaloslos at mga didishit na vloggers, walang pakundangan sa kanilang pagtira sa ating speaker na si Martin Romualdez, pero hindi muna inaalam kung ano po yung tunay na mga pangyayari o sa madaling salita, katotohanan. Magpapakalat agad ng mga maling impormasyon para lamang sirain ang isang tao na kinaiinisan ng kanilang pinuno na isa rin tambaloslos. Ngayon, pakinggan po natin. Ito po si Congressman Dante Marculeta. Ito po ang kanyang naging pahayag. Mega joint venture na pala ang aming Speaker of the House of Representatives at saka yung ABS-CBN. Ayan, di ba mas mabuti hayaan muna nating magsalita ang aming Speaker sapagkat hindi natin sa pwedeng pangunahan. Di ba? Sa mga tweet, naghihintay tayo na magsasalita ang aming Speaker of the House of Representatives. Sandali mga tol, kukuha lang ako ng style. Ayaw niyang magsalita. Pakinggan niyo muna. Wala naman pala siyang kinalamanan doon sa tinatawag na Prime Media Holdings. Ayun, opo. At wala rin siyang kinalamanan doon sa Philippine, tawagin ay Philippine Collective Media Company o PCMC. Tinignan ko yung mga papeles eh. Kailangan alamin natin kung may pagmemeari ang ating speaker dito sa dalawang nababanggit na mga kumpanya na kung saan ay meron silang deal with ABS-CBN. Sa kasamang balat, wala akong makita na anumang papeles na po pwedeng iugnay o isanggot ang aming speaker. Eh kasi sabi si speaker na may-ari ng kumpanya. Hindi totoo, sapagkat alam mo ang magpapatunay, yung mga incorporation papers, okay. Sinuri ko lahat yon, Philippine Collective Media Company at saka yung Prime Media Holdings. Opo. Ni Anino ni Speaker Romualdez wala doon eh. Okay. Kaya, ang nagsalita ay yung Pangulo ng Prime Media Holdings. Ang pangalan ay Attorney Manolito Manalo. Okay. Ang sinabi niya, wala po kaming kinalamanan kung ang pag-uusapan ay broadcasting. Ang joint venture po between ABS-CBN and Prime Media Holdings ay tungkol lamang sa content creation at saka yung distribution.
Sa mga tinignan ko yung pagkakaiba noon na kasi inaatake tayo dyan. Naalala mo na bakit daw nung TV5 yung merger ng Bigla kang tumayo ka niya dito. Hindi ka man lamang nagsalita. Hindi nagpahaging, hindi ka nagpahabing. Nagpahaging. Para mga kala mo, meron tayong pinagtatakpan dyan. Opo. So nasabi natin, gumalaw tayo, tinignan natin. Walang kinalaman ng Speaker of the House of Representatives, Ferdinand Martin Romualdez. Okay. Wala siyang maisasangkot na papeles na meron siyang pagmimayari sa Prime Holdings, Prime Media Holdings o yung Philippine Collective Media Company. Uh-huh. Wala talaga. Ang tanging may kukong, siguro dito sila nagkaroon ng parang pagdududa na baka sakaling may-ari nga ay Speaker. Sapagkat nung itong PCMC na ito ay palawakin niya ang kanyang prangkisa, yung nag-author ay yung mag-asawa, si Speaker Romualdez at saka si Congresswoman Yeda Romualdez. Okay. Yun, baka naipagkamali na dahil sila yung author, eh sila rin ang may-ari. Okay. Hindi po ganun. Walang pagmimayari at wala akong nakitang anumang katibayan na yung Prime Holdings Corporation o Prime Media Holdings at saka yung Philippine Collective Media Company ay pag-aari. Hindi po. Wala pong tumutukoy na dokumento na itong dalawang entities na to ay pagmimayari ni Speaker Martin Romualdez. Kailangan po may closure na para lang makita natin. Kaya wala po. Wala po tayong makikita ng isang bahid na irregularity sa panig ng aming Speaker. Kaya pala hindi siya nagsasalita sapagkat wala lang pala sa pakialam sa usapin ito. Inihintay ko nga. Ako na nag-reserve. Kaya pala ayaw niya magsalita. Hindi, wala naman pala siyang kinalamanan. Hindi, sana sinabi na lang niya. Wala po akong alam dyan. Eh, siguro ayaw niya patusin. Ganun po. Marami siyang gawain. Kesa naman. Ang linaw nung nadinig po natin, mga tol, siguro naman, hindi na kinakailangan pa ang mas mahabang paliwanag sa nadinig po natin. Sapagkat si Congressman Dante Marcoleta mismo ang nagsasabi, isang DDS. Hindi naman siguro officially DDS si Congressman Marcoleta, pero alam naman natin na siya po ay talagang tumindig para sa mga Duterte sa nakalipas na administrasyon. At dahil nga po dyan, tinitira siya dahil hindi daw po siya tumindig ngayon porkit ba ang speaker, itong si Martin Romualdez, parang nanahimik itong si Dante Marcoleta. Hindi niya po pinahintulutan yung agam-agam na yan ng taong bayan sa kanya, lalong-lalo na yung mga kritiko niya. Kaya niladdag niya ngayon ang katotohanan at pahiyang-pahiya itong mga tambalos-los at mga dilawang BD-ship vloggers. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa pagpapakalat ninyo ng fake news laban kay Speaker Martin Romualdez? Ang mahirap kasi sa inyo, yung tao nagtatrabaho, pero inaakusahan ninyo ng pamumulitika, maagang pamumulitika. Hindi namumulitika si Speaker Martin Romualdez. Kung meron mang nagsusulong ngayon sa pagkasenador niya, kami yun. Ha? At hindi ko kilala, hindi ko rin kilala personally si Speaker Martin Romualdez. Eh bakit ko ba sinusulong ang pagkasenador o pagtakbo niya sa 2025? Eh naniniwala ako sa kanya na mas magiging effective and efficient bilang lingkod bayan itong si Speaker Martin Romualdez kung national in scope ang kanyang posisyon. Kasi ang pagiging speaker, they are just serving at the pleasure, syempre, ng trust and confidence ng kapwa nila kongresista. Pagka wala nang tiwala sa iyo ang kapwa mo kongresista, more so ang presidente, hindi ka na speaker. Di pangkaraniwang congressman ka at doon ka lamang sa distrito mo o sa party list na kinabibilangan mo, magiging kongresista. Pero pagka senador itong si Speaker Martin Romualdez mula sa 2025, national in scope yun. Buong Pilipinas. Kasama po ang mga kababayan po nating OFW sa iba't ibang panig po ng mundo na mapagsisilbihan po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya naman mga tol, huwag tayo kasi basta-basta magpapaniwala sa mga tambalos-los vloggers. Ano?
yung mga tambaloslos vloggers o mga DD shit na mga dilawan, eh, puro kasinungalingan ng mga pinagsasasabi ng mga tao na ito para lamang siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang sisinuhin, mga tol. Kahit sino, sasagasaan nila, basta masiraan lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang mga utak ng mga tao na ito. Dahil sa mga pinagagagawa nila ngayon, nagbabackfire tuloy yung kanilang mga pinagsasasabi against si Speaker Martin Romualdez. Nakakahiya naman yata ngayon na mismong nagtutuwid sa inyo, eh kilalang Duterte supporter na si Congressman Marculeta. O baka sabihin niyo bias pa yan. Wala nang pagiging bias dyan. Kung meron mang biases itong si Congressman Marculeta, perhaps towards Duterte. Ano? Kasi critics nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakalipas na ilang pagkakataon eh. Diba, kinriticize niya ang government ng Marcos. Pero ang nakikita ko kasi kay Congressman Marculeta, mga tol, kung ano ang tama at dapat, tingin ko yun din yung kanyang paninindigan. Ano? Siya po ay nagsasalita dahil sa tingin niya, yun po ang tama at dapat. Tapos ngayon, kinokorrect niya kayo, mga dilawang didishit, saka mga tambaloslos, partikular itong mga vloggers na sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos, saka kay Speaker Martin Romualdez. Wala kayo talagang mga sinabi. Wala kayong mga ka-effort. O hindi mali yung salitang ginamit ko eh. Wala kayong kakayahan para talaga makipag-argumento ng tama. Ang tanging alam nyo lamang, manira ng kapwa ninyo dahil gusto ninyong buhatin yung tambaloslos na boss mo. At nasasaktan kayo pagka tinatawag kayong tambaloslos. Eh bakit kayo masasaktan pag kayo tinatawag na tambaloslos? Eh kayo naman ang nagpauso ng word na yan. Di ba? Kayo ang nagpauso ng word na yan, tapos ngayon masasaktan kayo. Anong uri kayo ng mga tao? Sinabi ng boss nyo, tambaloslos daw ang isang ambisyoso. Wala man siyang pinangalanan, pero alam naman natin na ang tinutukoy niya doon si Speaker Martin Romualdez. O ngayon, bumabalik sa inyo yung mga pinagsasasabi ninyo. Tapos galit na galit kayo. O, di ba? Karma ang tawag po dyan. Ano? Karma. Eh, simple lang naman kasi talaga eh. Ang kabutihan palagi ang nananaig sa huli. Yung mga paninira, mga kadimonyohan ninyo, hindi po kayo magtatagumpay. O kaya suportahan po natin patuloy, ano? Si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga nilalayon na magaganda para po sa ating bayan at sa sambayan ng Pilipino. Siyempre, kaakibat po ng pagsuporta natin na yan, ang pagtitiwala din at pagsuporta sa mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh, alam nyo naman, kapag hindi po natin ginawa yan, wala po tayong pinagkaiba doon sa boss nilang tambaloslos. Na akala mo, kakampi, pero sa totoo lang, traitor pala. Ano? Biruin mo, babakapan yung The Platters, sabi nga ni Dante Maravillas. Si The Platters, kilala nyo si Aling Maliit, tawag doon ni Dante Maravillas, The Platters eh. Si The Platters, meron kasi itong kasaysayan ng pang-aagaw ng kapangyarihan. O di ba, inagaw niya yung kapangyarihan sa dating Pangulong Estrada. Tapos, nung naghalala noong 2004, hello Garcia. O, di umano, inagaw niya naman ang kapangyarihan o boto ng mga bumoto doon po kay Fernando Poe Jr. Tapos, noong panahon ni Duterte, ang speaker, si Martin Romualdez, inagaw na naman yung kapangyarihan. Anong uri yan? Ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikipagsabuatan na naman at aagawin na naman ang pagiging speaker kay Martin Romualdez.
Ang nangyayari pa ngayon, mga tol, dahil doon sa tangkang pangaagaw, nabulilyaso sila. Hindi nila matanggap ngayon, lalong-lalo na, yung boss nilang si Tambaloslos na tinanggal bilang senior deputy speaker itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya nagbitiw ngayon si Tambaloslos doon po sa Lakas CMB. Ang masakit pa, hindi makamove on. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sa balita. Sabi daw dun sa balita, mapagpakumbaba daw si Tambaloslos, anak ng teteng na yan. Paanong magiging mapagpakumbaba si Tambaloslos? E pinapasipay na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sitwasyon, siya, banat pa rin ang banat. Post pa ng post sa social media. Ano ba yung ginawa nitong si Tambaloslos na may kaugnayan dyan kay De Platters? Right after knowing na itong si Gloria Macapagal-Arroyo was demoted sa pagiging deputy speaker na lamang from senior deputy speaker, eh nag-resign ka agad dyan po sa Lakas CMD. Okay na sana yun eh. Kumbaga, to show support dito kay De Platter, eh mauunawaan pa natin kasi di naman maikakaila na talagang itong si Tambaloslos at ang pamilya nito, malaki rin ang utang na loob sa dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo o tinatawag nitong si Dante Maravillas na De Platter. Pagpapakita ng suporta, katanggap-tanggap pa yun eh. Pero ang hindi katanggap-tanggap doon sa ginawa ni Tambaloslos, kinabukasan, nag-post ba naman sa kanyang Instagram, ang sabi ni Tambaloslos, Tambaloslos na isang ambisyoso. Sino ngayon ang tinutukoy niya? Naging palaisipan, pero simple lang naman eh. Para makonclude natin na si Speaker Martin Romualdez yung tinutukoy niya base sa mga tinatawag ng mga abogado, hindi ako abogado, pero tawag doon ng mga abogado, circumstantial evidence. Ano ba yung circumstantial evidence? Ito yung mga pangyayari na higit sa isa. Ibig sabihin, dalawa o higit pa na merong pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa na tumutukoy sa isang pangyayari para masabi na talaga ito nga ang totoong nangyari. O nag-resign si Tambaloslos dahil iyon sa pagkakademote nitong si dating senior deputy speaker Gloria Macapagal-Arroyo. Ganun yung naging situations. Kinabukasan pa, nag-post ng ambisyosong Tambaloslos. At hindi pa doon. Akalain mo, napakabastos talaga ni Tambaloslos. Kaharap ang Pangulo, sa harapan ng publiko, ipinapakilala mo ang Pangulo, tapos may pasabi-sabi ka pa, mahal po kita, apo. Pero hindi ko magagawang banggitin ang middle name mo. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala dati-rati, patawag-tawag pa siya ng Romualdez. Kabastusan yun. Bakit hindi mo babanggitin ang pangalang Romualdez? Kung ikaw talaga wala kang galit kay Speaker Martin Romualdez, bakit hindi mo babanggitin ang pangalang Romualdez? Di ibig sabihin, patutuo lamang iyon, naggalit ka kay Speaker Martin Romualdez. Hindi pa rin yan tumigil. Napakarami pang mga pasaring ang ginawa niyan sa iba't ibang pagkakataon. Tapos, sasabihin ninyo, kami ang gumagawa ng eksena dito. Kayo ang gumawa ng salitang Tambaloslos at bumabalik lamang sa inyo ito. Ganun lang yung kasimple. Diba? Sabi sa Biblia, hindi ako pastor ha, at hindi rin ako relihiyoso. Ako ay isang demonyo din, ang mga katulad ninyo. Baka kayo hindi certified na demonyo, ako certified na demonyo ko. Thou shall not kill, sabi nga po, diba? Kapag ka ikaw ay nakapas lang, eh masusunog na daw sa impyerno ang iyong kaluluwa. Eh kayo, puro lang kayo mga keyboard warriors. Ngayon, balik tayo doon. Sabi, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Diba, napakasimple lang nun. Eh ginagawa ninyo sa kapwa ninyo, tapos ngayon ibinalik sa inyo, galit na galit kayo. Tinatawag niyong Tambaloslos, si Speaker Martin Romualdez, pati ang Pangulo
ngayon binabalik sa inyo at mas malakas ang pagbalik sa inyo ng salitang tambaloslos. Sakit na sakit kayo ngayon. Sobra kayong nasasaktan. Paniwalaan nyo kasi yung sinasabi doon po sa banal na kasulatan na huwag nyong gagawin ang mga bagay na ayaw nyong gawin sa inyo, sa inyong kapwa. Kaya kayo nakakarma eh. O, katulad ngayon, babalik na naman tayo sa topic natin. O, no other than Congressman Dante Marcoleta ang nagsalita na. Diba? Si Congressman Marcoleta mismo ang nagsasabi na walang kaugnayan itong si Speaker Martin Romualdez doon sa mga binibintang ninyo na joint venture. Kaya nga ako, nung hindi ko alam ang particular na detalye niyan, tahimik lang ako kasi bakit naman ako magtatanggol kung wala naman akong alam na katotohanan. Tahimik lang ako, inaantay ko lang din magsalita si Speaker Martin Romualdez. Eh, hindi nagsasalita. Bakit ako magpapaliwanag? Eh, hindi rin naman nagpapaliwanag at hindi nagsasalita yung tao. Pero dahil nga po, pinagbibintangan ninyo, pati yung mga pinagkakatiwalaan ninyo, katulad ni Congressman Dante Marcoleta, nagsalita siya. Pagsalita niya, ano ang nangyari? Di pahiya kayo, nakakahiya o. Oh. Biruin ninyo, sasabihin ni Congressman Marcoleta dito, walang kinalaman itong si Speaker Martin Romualdez diyan sa mga binibintang ninyo. You know? O, ulitin natin ha. Ulitin natin to. Kung inaakala ninyo na may ka-joint venture na pala ang aming Speaker of the House of Representatives at saka yung ABS-CBN. Hayaan, opo. Eh di ba mas mabuti hayaan muna nating magsalita ang aming Speaker sapagkat hindi natin sa pwedeng pangunahan. Opo. Di ba? Sa mga tweet, naghihintay tayo na magsasalita ang aming Speaker of the House of Representatives tungkol sa bagay na ito. Mm-hmm. Ngayon, kaya pala ayaw niyang magsalita, eh, wala naman pala siyang kinalamanan doon sa tinatawag na Prime Media Holdings. Ayun! Opo, ayun! Ayun! Wala naman siyang kinalaman doon sa tinatawag na Prime Media Holdings. Ang linaw-linaw, si Congressman Dante Marcoleta yung nagsasalita. E di pahiya kayo. Talaga nga naman, oh. O, kaya sa susunod, bago nyo paniniwalaan yung tambaloslos nyong boss, bago nyo paniniwalaan yung mga tambaloslos vloggers at saka mga dilawang DD-ship, kasama na yung mga sarili ninyo, ang mga demonyo, daming mga demonyong nakapasok, oh. O, eh magsaliksik muna kayo. Ano? Ang aga tuloy ng almusal sa inyo. Karma ang inabot ninyo. Huhusga-husga kayo kagad doon sa tao. Wala naman pala kayong mga ebidensya na gumagawa ng mali si Speaker Martin Romualdez. Kaya babalikan ko lang ulit yung gusto kong sabihin kanina na hindi natuloy. Ito ha, abogado ang pagkakaalam ko si Speaker Martin Romualdez. At siya ay alam ang batas. Kapag ka alam mo ang batas, napaka-unlikely na i-violate mo ito maliban kung meron ka talagang ill motive, ika nga, no? Eh hindi ganoon ang pagkataon nitong si Speaker Martin Romualdez eh. Mabuti ang pagkatao, napaka unifying leader din katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, not a divisive leader. Eh yung tambaloslos nyo, sabi, pagkatapos ng halalan, wala nang kulay politika. Pero ano ang ginawa ni tambaloslos nyo? Anak ng Teten, kakampi niya mismo. Presidente nila sa lakas CMD, babastusin niya. Wala pang kautang-utang na loob. Ipagdidiinan pa sa harapan ng publiko na wala daw man lang naitulong. Sabihin na natin na hindi faktor sa pagtakbo o paghikayat sa pagtakbo ng tambaloslos nyo itong si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi maikakaila na si Speaker Martin Romualdez ang tumulong sa kanya para maipagpatuloy niya ang kanyang kandidatura para sa pagka-vice presidente. At sa kanya mismo nang galing, nagpapasalamat siya dahil sinabi ng tambaloslos nyo na si Speaker Martin Romualdez ang isa
sa mga naging campaign manager niya, dalawa eh. No? Yun, nagpasalamat siya ng lubos doon. Tapos i-deny niyo ba? Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang walang utang na loob? Nak ng tetin kayo. With that, mga tol, karma ang inabot nitong mga tambalos-los, mga DD shit vloggers at mga DD shit followers. Maraming maraming salamat sa inyo. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mamba-block muna ako. Puro lang kayo mga tapang dito sa keyboard. Wala kayong mga kwenta. Okay? O shoutout sa lahat po ng ating mga manunood. Ay kay Arcad, pabayaan nyo lang yung mga tanga. Oy, mga BTS na tambalos-los. Ito na ngayon ang bagong tawag natin sa kanila, mga tol. BTS na tambalos-los. Ibig sabihin, BTST na sila. Hindi lang BTS na, BTST. Bobo, tanga, siraulo, tambalos-los pa. Oh, shoutout po sa inyong lahat. Ano? Pabayaan nyo lang yung mga nakapasok na yan. Mga tanga nga eh. Alam nyo, mga tanga, di ba, pagka ikaw, ayaw mo sa isang tao, dapat hindi mo na pinapanood. Pag pinapanood mo pa yan, tanga ka. Eh, yung mga sinasabi nyong mga vloggers na mga tambalos-los, di ko pinapanood yung kahit tinitira nila ako. Pakialam ko sa kanila. Ano? Basta ako, nandito lang ako sa page ko, magsasalita ako dito. Kain tayo, mga tol. Hindi, ibablock natin yan. Mga walang kwentang tao yan. Hindi natin kailangan ng mga BTST dito. Oh, mula ngayon, ang tawag na natin sa kanila, BTST. Bobo, tanga, siraulo, at tambalos-los. Pikon na pikon sila, oh. Pikon na pikon kayo. Ang aga-aga, pinipikon yung mga sarili nyo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Mga masokista ba kayo? Alam niyo yung salitang masokista, mga BTST, mga bobo, tanga, siraulo at tambalos-los. Ang masokista o masokism. Ano ito? Actually sexual abnormality yan ng isang tao. They achieve sexual gratifications kapag nag-i-inflict sila ng sariling sakit sa kanilang sarili ng anong tawag doon, yung sinasaktan nila sa madaling salita ang kanilang mga sarili. Ganun itong mga manonood natin BTS dito, dadayo-dayo ko dito. Nasasaktan na kayo sa mga sinasabi ko. Nood pa kayo ng nood dito. Sino ngayon ang masasaktan? Ako, pinagkakakitaan ko kayo eh. Sa bawat panonood nyo dito, mga BTS eh kumikita ako sa inyo. O tapos, ang masakit pa, kumikita na ako sa inyo, nasasaktan pa kayo. Talaga nga naman, masokista kayo kung ganun. O eto ha, BTSTM na dapat sila. O, dagdagan pa natin yung tawag sa kanila. BTSTM. Bobo, tanga, siraulo, tambalos-los, at masokista. O, tandaan nyo yung acronym ha. Kasi tayo, mga BTS tayo eh. Mga brilliant true supporters tayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O shoutout! Shoutout na tayo mga tol!